Okay, this is the part 3 of our repair sa ating Just GK. Yan, makikita nyo naman, malinis na. Ayan, dito, parang dito yung suspect eh. Ayan, yan, side na yan, saka dito. More on dito, kasi dyan yung may mga leak eh. Ayan o. Sa mga corners na yan. Saka yun sa mga connecting na pieces. Ayan. Ayan, dyan yung... Siya na kayong magulo ha. Ayan. Ayan, paakyat. Sa mga connect. Ayan. Ayan, dito. So, ang gagamitin natin is waterproof and leak spray from DIY. Okay? Shake-shake muna natin. Okay? Mag-test spray tayo. No? Mag-test spray tayo. For example, sa mga corners, sa mga hindi corners muna, for example, yan sa mga para ba yan. Parang ganon, as you can see, nag-sprayan ko na yung mga ganon muna, yung mga magkaka sa gitna. Sa gitna nyo muna lalagyan. Para tapos let it dry. Siguro mga 5 to 10 minutes bago matuyo. Tapos, sprayan pa natin yung banda dito. Tanya naman. Okay guys, first coat pa lang yon. Pero hopefully, ubusin natin yung isang can dito sa side na to. So, after finishing, sana pansamantagal na solusyon na siya. Para, anyway, nakatakip naman yung fender liner dyan. So, it would help din para hindi tumulo yung tubig sa loob. Parang ganon ang konsepto nitong ginagawa natin. So, pabayaan nyo munang matuyo. Mga 5 to 10 minutes siguro or 15 para mas sure. Bago natin ikabit yung fender liner. Tapos kabit natin gulong. Tapos, matitest natin to. Yung pag lumakas may bagyo, malakas ang ulan ng mga 3 to 4 days. Tapos hindi nag-leak doon. Ibig sabihin, effective yung ginawa natin. Okay, babalik ako para sa part 4 ng ating repair leak sa ating Just GK VX. Like and subscribe naman, okay?